El, lamang sa magtanim, ibig sabihin, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinatayaan? Yung lalag ko,
may pinapagawa sa ulo ko. Natatakot ako, bakit mo ipatay ang ilaw ang hibing ng tulog ko, pinapagawa sa ilaw ko, nakagasta na ako, pinapagawa ko. Kasi hindi ba natakot mo? It paid off, nakapag-record si Brother Francis. Nagsimula ako mag-record 1993. Kaya po, sa buhay po na pinalahanin po natin, relate, have faith, and appreciate our faith. Ano kaya sa appreciate? Kasi pag minsan nakakalimutan na natin ang krus, simpleng krus lang nakakalimutan na muna natin. Minsan nakasaya ko ng jeep, ako na ang nakakrus pag tumadaan ng simbahan. Appreciate naman po natin pag inyong po natin. Minsan nakakrus ako pag daan ng simbahan, minsan pa sa'yo, ang saan ko ng tingin sa akin. Sa isip-isip, hindi yata katuloy ko ito. Gusto mo kong ilim. Relate, have faith, and appreciate. Appreciate our faith. At yung panghuli kong mensahe, do not pay. Huwag po tayo magtalikan po. Galit nila na kayo sa mga loob sa ating mga puso. Tinan po natin si Jesus, tinakbin, pinagkanulo, lagdasal, kasama niya kung tulog. Hindi naman yung kanyang kasamahan. Nakapako sa krus. Siguro na ako nakapako dyan, mananang nagalit ako yun. Ama, tirahin mo sa natin na tirahin mo yan, kumako sa akin, yan. Pero hindi, makikita ko lang sa akin, Panginoon, walang galit, walang ginanakit, walang buo. Minsan po sa buhay natin, nagtilingkod na sa simbahan, kalit pa rin sa kapating ko. Huwag naman po sana. Kaya nga po tayo naglilingkod eh, para po lahat tayo ay maging isang family o God na namahala, magpapatawahan at nakikipag-relate sa isa't isa na tayo lahat ay alam ng Diyos. Kuminsan pang pinagdininayan ko yung mga binitaw ni Jesus Kisanta, bakit po ako pinagdalaan minsan ang feeling ko patuloy ko sa atin? Kung pwede lang sabihin ng Diyos, anak, bakit po ako pinabayaan? My child, why have you forsaken me? Kahapon lasing ka na naman. My child, why have you forsaken me? Linggo dapat nagsimba, anak po, bakit po ako pinabayaan? Naligaw ang landas, nagpupuhay sa kasalanan, siguro gusto ko sabihin ay, anak ko, bakit mo ako pinabayaran? Parang patuloy din sa atin, ang Diyos hindi pabayaran, tayo ang pabayaran. Sana po makatapos ang 7 last words na ito paglabas natin dyan. Intindihan naman natin ang dinamaanan ng ating Panginoon. Huwag natin siyang pababayaran. Be faithful to God. Be faithful to Him. Amen. Ang panalangin ay pamumuhay ni Brother Sandy Lang Sumaya at Brother Don.